Ang sasagutin po naman natin na katanungan sa pagkakataong ito ay ang tanong po ng dalawang lalaki. Panoorin po natin sila. Pastor Arthur, ako po ay mayroong katanungan sa inyo. At ito po ang aking unang katanungan. May kaligtasan po ba sa pagsunod sa 10 utos na ibinigay ng Diyos kay Moises? Magandang araw po. Ako po si Jericho Eason. Ang aking katanungan po ay may kaligtasan po ba sa pagsunod sa 10 utos ng Diyos? Maraming salamat po. So yan po ang pareho nilang katanungan. Nakakapagligtas ba ang pagsunod sa 10 utos ng Diyos? Maganda pong katanungan sapagkat alam naman natin na kahit hanggang ngayon ay may mga nag-iisip na ganoon ang kaligtasan ng tao, ang pagsunod sa 10 utos. Malalo ko po yung aking naging kausap na elder po siya ng isang grupo ng relihiyon. Tinanong ko siya, paano po ang kaligtasan sa inyo? Sabi po niya, ang kaligtasan sa amin ay ang pagsunod sa 10 utos ng Diyos. So tinanong ko po siya, sabi ko, kaya ba ninyong i-recite sa akin ang 10 utos ng Diyos? Nakakalungkot po na wala siyang nabanggit kahit isa. Elder po ito ng church. Hindi ng church ng Panginoon, kundi ng kanilang iglesia, ng kanilang samahan. So ganyan po ang kaisipan ng marami. At kahit kayo, mga kapatid, malamang ay mayroon po sa inyong mga ilang nagsisikap sa pagsunod sa 10 utos ng Diyos. Doon po sa Quezon City ay meron pong grupo dyan na ang kanilang leader ay babae. Isang araw kami po ay dinala ng aking mentor doon at kami ay pinag-recite ng 10 commandments. Ngayon po, ang sabi po ng babaeng ito, ng pastorang ito, kapag ka na-recite daw po namin, ay bibigyan niya kami noong Ark of the Covenant. So meron po sila doon sa kanilang church sa harapan. Ang halaga ng bawat isang ganon ay nasa 5,000. Sa mga 10 pastor kami na isinama ng aming mentor doon sa lugar na yon, 7 po sa amin ang nakapag-recite ng buo ng 10 commandments. So na problema po siya dahil wala siyang maibibigay sa amin. Ang sinabi niya ay iwan na lang daw namin ang aming pangalan, ang aming address at ipapadala sa amin ang gayon nga, yung Ark of the Covenant. Siguro sa mga may alam sa lumang tipan ay alam po ninyo ang itsura ng Ark of the Covenant. So sinabi po namin sa kanya, aanhin naman po namin yan. Huwag na po ninyong ipadala. Yun po ang sinabi namin sa kanya. Ngayon po, kung ganyan din ang inyong iniisip na sa pamamagitan ng pagsunod ng Ten Commandments ay maliligtas ang tao, ang tanong ko po sa inyo ay kaya ba ninyong i-recite? Alam ba ninyo ang Ten Commandments? Kung hindi nyo alam, kayo po ay nangangarap ng hangin. Hindi po ninyo makakamta ng kaligtasan kung sakali na sa pamamagitan nga ng pagsunod sa 10 kautusan ay nakakapagligtas. Pero unang-una po, ang batas na yan o ang kautusan na yan, yan po yung pangunahing ibinigay ng Diyos sa Israelita. Nung sila'y lumabas doon sa Ehipto, tumawid sa dagat na pula, nagpunta sa bundok ng Horeb, at doon ay nakipagtipan ang Diyos sa kanila at ang unang ibinigay kay Moises na batas, yan po yung Ten Commandments. Ang tawag po dyan ay moral law. Yan po ay mababasa sa aklat ng Exodus chapter 20. Pinaalala ni Moises doon sa Deuteronomy chapter 4 sa bansang Israel bago sila pumasok sa lupang pangako. Kaya naulit po ang pagkasulat niyan. Pero kung titingnan po ninyo, pagkatapos ng chapter 20 ng Exodus 21, 22, 23, 24 ay napakarami pong batas na idinagdag ng Diyos para sa Israel. May kinalaman sa kanilang templo sa pagsamba, may kinalaman sa kanilang pakikitungo sa kanilang kapwa, may kinalaman sa pakikitungo sa kalikasan, at ang tawag diyan ay civil law o social law. Ganun pa man po ay nais ko lang mag-focus dito sa pagsunod sa Ten Commandments. May kaligtasan nga ba kapag ka natupad natin ang 10 utos na ito? Unang-una po, ang batas na yan ay hindi para sa atin. Huwag nating subukan angkinin ang hindi atin. Marami kasi ay ganyan ang interpretasyon sa Biblia.
Ang kausap ng Diyos diyan ay Israel. Sila ang kanilang katipan. Ang tipan, parang kontrata yan. Na yung laman nun, yung mga pamantayan, yung mga batas doon, ay para sa kanila. So, nais ko pong sabihin sa inyo ito. Para sa tamang pag-interpret sa Bible, hindi mo pwedeng angkinin ang bagay na hindi ka kausap ng Diyos. Halimbawa po, yung mga tungkol sa pagkain, yung tungkol sa mga pagngingilin, yung tungkol sa mga iba't ibang sari-saring nandiyan na nakasulat. Hindi ko sinasabing wala tayong aral na makukuha sa mga nakatala dyan, pero yan po ang tinatawag na provisions of the covenant of God to Israel. Sa Israel po yan. Kaya kalimitan ay tinatanong ko po ang mga grupo ng aking mga sineseminar. Karamihan po dyan ay pastor. At tignan po ninyo ang kanilang sagot. Ganito po ang tanong ko. Nagkakasala ba tayo pag hindi sinusunod ang Ten Commandments? Halimbawa, Ten Commandments lang ang ginamit ko. Pero ang totoo, sabi ng mga nag-research na meron daw pong 613 commands of God sa Old Testament. Ako po ay hindi sang-ayon dyan. Malamang may mga batas ang Diyos na hindi nila nakikita at ito ay hindi kasama sa batas para sa Israel. Halimbawa, yung batas na huwag kayong kakain sa bunga ng puno, yan po ay batas sa aklat ni Moises. At may mga ilang batas pa na ibinigay pagkatapos ng malaking baha doon kay Noe. So kapag ka nagtatanong po ako sa aking mga seminar na ginagawa, kalimitan po ay mga pastor at mga leaders ng iglesia, ang tanong ko ay nagkakasala ba tayo pag hindi sinusunod ang Ten Commandments? Kalimitan na sagot nila ay siyempre naman, utos ng Diyos yan. So ang sunod kong tanong ay ganito, are you under the law? Hindi, under grace kami. So diyan ay makita nyo na may kalituhan ang marami pagdating sa law and grace. Hindi pwedeng pagsamahin yan. Yung panahon ng law, nangangahulugan na yan ay mga batas ng Diyos sa Israel, at yung panahon ng grace, yung panahon ng pagbaba ng Banal Espiritu sa Iglesia. So doon ay nakikita ang malinaw na kalituhan ng marami sa pag-iinterpret sa Bible. Binabalik na lang nila ang tanong sa akin, ano sa tingin mo, Pastor? Nagkakasala ba tayo pag hindi sinusunod ang Ten Commandments? Sabi ko, depende. At dyan po ay nagbibigay ako ng paliwanag. Ang sabi ko, nasa ilalim tayo ng batas ni Kristo sa New Covenant. Kayo ba'y nasa Old Covenant? Hindi kayo kasama doon. Nasa New Covenant tayo, ang tipan na ito, dito tayo maaring makibahagi bilang mga Hentil. At ang sabi ko, ganito yan. Yung Ten Commandments, halimbawa, iyan po ay tila nasa mga batas ni Kristo. Halimbawa, ito yung Ten Commandments. Pakinggan po ninyo maigi at nawa i-memorya po ninyo. Pero doon kayo sa batas ni Kristo. Anong una? Thou shall have no other gods before me. Huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. At ang sabi naman ng Panginoon, worship the Lord your God and serve Him only. So yung number one sa Ten Commandments, nandun sa batas ni Kristo. Na tanging ang Diyos lang ang iyong kilalanin, sasambahin at paglilingkuran. Yung pangalawa, tinabi ng Ten Commandments. Thou shall not make any graven image. Huwag kayong gagawa ng anumang larawan ng nasa himpapawid, nasa lupa, nasa tubig. Huwag kayong maglilingkod o yuyukod sa mga Diyos-Diyos ang iyan sapagkat akong si Yahweh ay mapanibughuin. So ano ang sinabi ng Panginoon sa kanyang batas pagdating diyan? Sabi ng Panginoon, God is spirit and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Sabi pa niya, sa kanyang tinurong panalangin, Ama namin na sa langit ka, sambahin ang, alam pala ninyo, ngalan mo, hindi larawan mo. So kung meron kang sasambahin, ang Diyos ay dapat sinasamba sa kanyang pangalan na hindi nagagawa, na hindi nakakakilala sa kanya. There are about 400 names of God in the Bible. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo nagagamit ng mga katotohanan para sambahin ang Diyos. Kaya kung ikaw ay
Kristiyano na hindi lumalago sa kaalaman, ikaw ay nanganganib dahil you can never worship a God whom you do not know. Ano ang pangatlo? Ang pangatlo, sabi sa mga Israelita, thou shall not use the name of the Lord your God in vain. Huwag gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Ano ibig sabihin yan? Na yung pangalan ng Diyos, huwag basta binabanggit ng walang katuturan. Huwag ipinapangako, ipinanunumpa. Yun po ang ibig sabihin nun. Pagdating ng Panginoon, ay sabi niya, honor the Lord your God. Isa po yun. Pero sinabi pa niya na let your yes be yes, no be no. Na nangangahulugan, huwag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos sa iyong panunumpa o pangangako. Kasi kaya sinabi yun ng Diyos, ang mga Israelita ay pinahintulutan sa lumang tipan na mangako sa pangalan ng Panginoon para sa ganun ay magkaroon sila ng takot na tuparin ang kanilang pangako. Pero pagdating ng Panginoon, nakita niya na hindi ito nagampanan ng Israel sa kanyang mga tagasunod ay sinabi niya, let your yes be yes, no be no. So yan po ang pangatlo. Ang pang-apat, honor the Sabbath day and make it holy. Yan po ang sinusunod ng mga Sabatista hanggang ngayon. Batas po yan dyan. Marami pa. Meron silang mga rason bakit nila sinusunod. Pero kalimitan ay sa Old Testament. Pagdating ng Panginoon ay sinabi niya, nang siya ay tuligsahin tungkol sa kanyang mga alagad na kung saan ay kumukuha sila ng pagkain sa araw ng Sabat. At ang sabi ng Panginoon sa mga guro ng relihiyon ng Israel, ang Sabat ay ginawa para sa tao. Na ang ibig sabihin, mas mahalaga ang buhay ng tao kaysa sa pagsunod o pagpapatupad sa araw ng Sabat. Ginawa ang Sabat para sa pakinabang ng tao at hindi para sa pabigat sa kanya. Ngayon po, sinabi pa ng Panginoon, come to me all of you who are tired and heavy laden and I will give you rest. Ang kapahingahan po natin ay si Kristo. Kahit mahiga ka dyan, matulog ka dyan, maghapon ng araw ng Sabat, kung ikaw ay walang pananampalataya sa Diyos o sa Panginoong Jesucristo na kaya niyang tugunan, sagutin ang iyong mga problema, ay hindi ka makakapagpahinga. So tandaan po niyo, si Kristo ang tunay na kapahingahan ng mga Kristiyano. Siya ang katuparan ng anino ng Sabat, kaya hindi na dapat ipinagngingili ng Sabat. Magkakaroon po ako ng pagtugon dyan ng buong buo sa mga susunod dahil meron pong nagtatanong tungkol sa pagngingilin sa araw ng Sabat. Pero ano ang panglima sa 10 utos? Sabi doon, honor your father and your mother. Ang sabi ng Panginoon, you have heard, honor your father and your mother. Pero sabi ng Panginoon, nang siya ay tuligsahin tungkol sa mga sinasabi niya na dapat yung mga pangako daw ng mga Hudyo sa templo na pera ay dapat ibigay na lang sa mga magulang sapagkat sinabi din naman, honor your father and your mother. Siya po ay tinutulig sa doon. Pero ang karagdagan ng Panginoon ay ganito, whoever loves his father and mother more than me is not worthy of me. So makikita natin na yun ay daladala ng batas ng Panginoon Jesucristo ang paggalang sa mga magulang, pero huwag mangibabaw ang pag-ibig sa mga magulang para mahadlangan ka sa pag-ibig mo sa Diyos. Mas mataas dapat, mas nangingibabaw dapat ang pag-ibig natin sa Diyos kahit kanino man sapagkat ang panahon ay maiksi na. Ang panahon ng Panginoon at ng Banal na Espiritu ay mga huling araw. Ano po ang pang-anim? Ang sabi ng Ten Commandments, thou shall not murder. O sa pinababaw, thou shall not kill. Huwag kang papatay. Sa batas ng Panginoon, narinig ninyo nung una, huwag kayong papatay. Ngunit sinabi ko sa inyo ngayon, sino mang may galit sa kanyang puso laban sa kanyang kapatid ay pumapatay na. Biruin mo, sa batas ng Panginoon ay mas matindi kaysa sa Ten Commandments. Ngayon, kung ang susundin mo ay Ten Commandments lang, matagal ka nang nagkakasala ng pagpatay bago mo pa maunawaan. Yan po ang kaibahan ng batas ng Panginoon. Nag-iisip ka pa lang ng masama, ang iyong puso ay punong-puno ng galit, kapaitan sa isang tao, mamamatay tao ka na. Samantalang sa Ten Commandments ay
kailangan kitlin mo ang buhay ng isang tao. So ano ang gusto nyo? Mas gusto nyo doon sa Ten Commandments dahil pwede kayong magalit, pwede kayong mapuot sa isang tao na hindi kayo nagkakasala? Sige, doon kayo. At dito sa New Covenant ay nandiyan ang Banal na Espiritu para tumutulong na nagko-convict sa atin sa loob na hindi tayo nagkakaroon ng puot at galit. Doon, hindi mo kailangan ng Holy Spirit. At wala ang Holy Spirit sa loob ng tao sa Old Covenant. Yan ang kaibahan yan. Ang pampito ay huwag kang mangalunya. Sinabi ng Panginoon, narinig niyo nung una, huwag kayong mangalunya. Ang tinutukoy niya ay yung luma sa Ten Commandments. Pagkatapos ay sinabi niya, ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon, sino mang may masamang pagnanasa sa isang babae ay nangangalunya na sa kanyang puso sa babaeng yon. Nakita niyo ulit, mas mataas ulit sa Panginoon kay Moises, napakababa. Bago ka magkasala ng pangangalunya, kailangan tabihan mo muna yung hindi mo legal na asawa. Sa batas ng Panginoon ay nag-iisip ka pa lang ng may pagnanasa, nag-i-imagine pa lang ng masama sa isang babae o isang lalaki o kahit kanino na hindi mo legal na asawa, ay nangangalunya ka na. Ngayon, ano ang gusto nyo? Doon sa luma? Ah, wala kang banal na espiritu doon. Yun ang gusto ng marami. Kaya yung mga nagnanais sumunod sa kautusan ni Moises, sorry po, hindi kayo kabahagi sa New Covenant na sa Panginoon. Dito na lang ako sa Panginoon Jesucristo. Ano ang pangwalo? Huwag kayong magnanakaw. Natural po, sapagkat ang Diablo ay naparito upang magnakaw. So, bawal pa rin po yan. Hindi yan iyo. Ang pangsiyam, huwag kayong sasaksi sa walang katotohanan. Pag sumaksi ka ng walang katotohanan, ikaw ay nagsasalita ng walang katuturan, kasinungalingan na pagdating ng araw ay pananagutan mo sangayon sa Mateo 12, I think 36. At ang pangsampu ay sabi niya, thou shall not covet thy neighbor's wife property. Ibig sabihin ay huwag kang maging sakim. At ang sabi ng Panginoon, mag-ingat tayo sa kasakiman na siyang magiging dahilan na hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Gamitin ninyo ang lahat ng kayamanan ng mundong ito alang-alang sa kaharian ng Diyos. Yan po ang katumbas ng batas ni Moises sa batas ng Diyos sa New Covenant na ibinigay ng Panginoong Jesucristo. Nakita nyo ang malaking kaibahan? Kaya yung Ten Commandments, mga kapatid, naku po, matagal na kayong patay sa mata ng Diyos kung yun ang sinusubukan niyong sundin. Yun ang sinusubukan ninyong ganapin. Dahil sa New Covenant, kung ikaw ay Kristiyano, walang problema pag hindi ka Kristiyano, hindi yan pinapatupad ng Diyos sa mga hindi Kristiyano. Yun lang mga naniniwala, sumasampalataya sa Panginoon, ang nais ng Panginoon na sumunod sa Kanya. Ngayon, ganito po ang sabi ng Santiago 2:10. Pakinggan po ninyo. For he who said, do not commit adultery, also said, do not murder. If you do not commit adultery, but do murder, you have become a lawbreaker. Now, tingnan po ninyo na dito sa bahaging ito ang tinutukoy ni Santiago na kapatid ng Panginoon ay yung tungkol sa Ten Commandments, sa moral law. At makikita po ninyo na yung sampung yon, halimbawa, pagka hindi mo tinupad yung isa doon, nagkasala ka na sa lahat, ganyang katindi ang Ten Commandments. Kaya kung sisikapin mo man na maligtas dyan, kayong mga nagtuturo na nakakapagligtas ang Ten Commandments, pagpaumanhan po ninyo, panahon na para gumising kayo, ay talagang hindi mo kaya yan kasi isa lang ang gumawa niyan. Gusto niya na i-perfect mo yan. Baka sabihin niyo, eh, Pastor, di walang naligtas sa Old Testament. Mga kapatid, ang Ten Commandments o ang mga batas ng Panginoon ay ibinigay ng Diyos para makapamuhay sila ng matuwid. Sinasabi po yan sa 1 Timoteo 1:8-10. Basahin po ninyo. Ang kaligtasan ng lumang tipan, makinig po kayo rito, sila ay binigyan ng kautusan para sila ay makapamuhay sa nais ng Diyos. Pero sila po ay alam nila na nagkukulang yan. Kailangan sila ay tumingin sa darating na manunubos ang Panginoong Jesucristo na inilalarawan ng kanilang mga ginagawang paghahandog sa templo.
So ano ang kaligtasan nila? By faith in the Lord Jesus Christ. Kaya tignan ninyo na doon sa Hebrews 11, yung mga binabanggit na Old Testament characters, lahat sila ay sinasabihan, by faith, by faith, by faith. And the righteous shall live by faith. Sabi po ng Old Testament, maging si Abraham, ay alam natin na maraming pagkukulang. Kaya ganun po ang trabaho ng mga batas ng Diyos sa lumang tipan, para sila ay makapamuhay ng may kaayusan sa Diyos at sa kanilang kapwa. Binibigyan sila ng mga batas, pero hindi nangangahulugan na kaya nilang iligtas ang kanilang sarili. Kailangan tumingin sila sa kanilang manunubos ang Panginoon Jesucristo. Kaya nung dumating ang Panginoon, tinanggihan nila, nako, ano ang sinapit ng mga Hudyo? Sila po ay pinangalat ng Diyos muli sa mga iba't ibang dako ng iba't ibang bansa. Bakit? Tinanggihan nila ang Panginoon eh. At yun ang ibig sabihin na ang batas ay nagdadala ng sumpa sa tao. Yan po ang sabi ng Galacia 3:10-13. Matuwid ang kautusan ng Diyos. Walang pagkukulang doon. Pero kailangan sila ay magpakumbaba na aminin na hindi nila kaya, at sila ay nakatingin sa Mesiyas na darating, ang Panginoon Jesucristo. Kaya kung ang tanong, maliligtas ba? Hindi po sila maliligtas. Kailangan silang tumingin sa darating nila. Sa ating ngayon ay tumingin tayo sa dumating na. Kailangan silang tumingin sa darating na manunugos sila. Tayo po ay tumitingin sa dumating na, na manunubos. Naniniwala tayo sa Ebanghelyo, yung kwento ng buhay ng Panginoon, na siya ang Mesiyas na naparito, ipinagkaloob niya ang kanyang buhay, namatay siya, siya ay inilibing, siya ay muling nabuhay, at siya ay muling babalik. Nang sa gayon ay mamuhay din tayo ng may pananampalataya. At sa pananampalatayang yan, ang mga kautusan na sundin natin ay ang mga batas ni Kristo. Kaya nga sabi niya, humayo kayo at gawin ninyong alagad ko lahat ng bansa, bautismo ninyo sila sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, at turuang sumunod sa lahat ng ipinagutos ko sa inyo. Ngayon, yan po isa na namang bagay na itinago ng Diablo sa mga mananampalataya. Marami po ay hindi alam ang mga batas ng Panginoon Jesucristo. Kaya naman sa lumang tipan sila, umaasa ng kanilang sinusunod. Sa mga nanonood na pastor, kailangan ko bang sundin yan? Huwag kang sumunod sa batas ng Diyos. Magpasasa ka na lang kung wala ka rin lang pananampalataya sa Panginoon. Ngayon, kapag kayo sumampalataya, ay kailangan mo magsisi, magpabautismo, nang ipagkaloob sa iyo ang banal na Espiritu ng Diyos. At ang sabi ng Juan 15:15-16, ay ibibigay niya ang kanyang banal na Espiritu sa atin upang tulungan tayo na sumunod sa mga batas ni Kristo. Yun po ang grace ng Panginoon, to help us, to enable us to obey the law of Christ. So ang katanungan po ng mga kapatid, nakakapagligtas ba ang Ten Commandments? Never. It was never intended to save people. It was intended for people to live at peace with God and with men. Ang kaligtasan, tandaan natin lagi, ay sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo. At kung ikaw ay sumampalataya, nilinis ka, pagkalooban ka ng banal na Espiritu, at dapat kang matuto sa kanyang mga salita, lalo na sa kanyang mga batas, nang sa gayon ay makapamuhay ka, makahakbang ka ng may pananampalataya. Maraming salamat po sa mga lalaking ito, kay Brother Donato at kay Brother Loti Alayon. Nawa po ay huwag kayong manghinawa na magpadala ng inyong katanungan. Mas maganda po pag may video kayo, nang sa gayon ay nakikita nyo naman ang inyong mga itsura dito. At kayo na mga nakakapanood sa mga video ito, huwag po kayong matakot na kayo ay maituwid, sapagkat wala nang magagawa ang Diyos sa taong ayaw maituwid. Kailangan na nan, hindi ang salita ng Diyos, pamalo na. Dito po sa ating ginagawa, itinutuwid po natin ang ating mga maling kinagisnan sa relihiyon. Ang basehan po lamang natin ay ang Biblia. At kung kayo po ay may mga katanungan pa, send niyo po sa akin, maiksi lamang po, isa hanggang dalawang tanong lamang, o kay paghiwalayin ninyo, nang sa gayon
ay lalong magawan ko ng paraan na malinawan ang bawat bagay. Magandang araw po sa lahat. Ang biyaya ng Diyos ay suma sa atin. Yan po ang pagbati ng New Covenant. Hindi po yung God bless you. Tama po yun. Kaya lang, sa ngayon ay kailangan natin ang biyaya ng Diyos para matupad ang kalooban ng Diyos. Pastor Arthur, ako po ay mayroong katanungan sa inyo. At ito po ang aking unang katanungan. May kaligtasan po ba sa pagsunod sa 10 utos na ibinigay ng Diyos kay Moises? Magandang araw po. Ako po si Jericho Eason. Ang aking katanungan po ay may kaligtasan po ba sa pagsunod sa 10 utos ng Diyos? Maraming salamat po.